For they that have used the office of a deacon well purchased to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. These things write I to thee, O faithful God, unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Okay. Ulitin ko na lang yung sabi dyan. And great, and without controversy, great is the mystery of godliness. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Hanggang maikli ito, Lord, malaman to, Lord. I pray na mga may sakit po ay at least nakakapanood sila sa bahay, Panginoon. Ingatan niyo po sila pagalingin. But kami dito, Lord, ay at lahat kami, Panginoon, maintindihan namin ang sustansya ng inyong salita ngayong gabi. Especially may kinalaman sa Panginoong isusulit. As usual, siya po yung bida dito. Maintindihan po namin, makilala namin siya ng lubos. At kung ano yung mga ginagawa namin, salamat po sa mga bago, Lord. At willing po papaptize, Panginoon, ingatan yung bawat isa. Kaya po magturo sa amin, handaan puso at isipan, Panginoon, at tanggapin ang pagpapala para pag-aaral ngayong gabi. Kaya po malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapo na po. Good evening again sa lahat. Good evening naman sa akin. Good evening. Title po nito ngayong gabi is, naalala niyo po yung mga last nating ano, no? Focus tayo again, ha, para kay Timothy tuloy. Kay Raven. Nagawa na yung pag-Thursday series to ng Bible mismo, no? So, namimili kami ng actual Bible. Kasi yung series namin na sin, iniisa-isa namin, verse by verse, hanggat maaari. Okay, dahil kaya in a way ang tawag namin sa Thursday's Bible Study Service kasi talagang puro Bible. Okay, para may time din tayo na ano, aralin siya verse by verse. Wala tayong lalaktawan, no? So magandang ano, exercise saka study. Ngayon sa Sunday morning kasi topical yan, kung ano yung kailangan natin kasi karamihan talaga Sunday morning. Saturday afternoon, Sunday afternoon, either, nangyari dito. Sunday afternoon, either another series sa ibang book, or madalas mga second part nung ano, pag hindi natapos ng umaga yung topic. Okay. Ayan. So, kaya maganda, natin na natin lahat, no? So, again, nasa inyo naman yan, nasa inyong paglago, ano yung atin na nyo. So, maganda kay Bad, busy siya, eh, siyang bahala. So, ako, Bad, nung, kasi nagtatrabaho pa ako, diba? So, pinapasok ko lang. Alam yung pinaglalaban, kaya yun yung tuturo natin sa iba. Kaya nga, tatlong beses yan, eh. So, kung sakaling makamintis ka ng isa, mayroon pang dalawa. Yun yun. Kaya binalik natin sa hapon, ng Sunday, yung alas 3 kasi ano, kung sakaling talagang may dahilan, umaga, hindi ka makatin sa hapon. Ano? So, yun. So, bakit tatlong beses ang baptis? Hindi lahat ng baptis tatlong beses. Iba, dalawa, isa na lang iba. Pero marami, mga tatlo pa rin. O, kasi nga, kailangan natin to. Okay, so natapos tayo ng 1 Timothy 1, chapter 1. Title natin nun is Charity. Tama ba to? Charity or love, the end of the commandment. Ibig sabihin nun, yung pinaka-goal niyan, pag-ibig. Hindi basta-basta pag-ibig lang, ha. Yung iba kasi yung mababaw yung meaning nila ng pag-ibig, yan ay kaya nga charity. Doon ngayon, nababaw na rin yung sabihin ng charity, di ba? Para sa amin, yung nag-OT. Mayroon dati akong work na walang OT pay. Pero kailangan mo tapusin yung ginagawa mo. Kaya tawag namin doon, charity. Medyo asar yun.
Kailangan eh. Yan. So, tama yung sabihin dyan, parang pag-ibig nga, nagbibigay ka, di ba? Ganun yun eh. So anyway, yun ang end of the command. Hindi sabihin yung pinaka-goal or yung end state. Kaya inuutusan tayo, hindi naman para ang Diyos ay, yun nga, parang kumpanya na gusto lang makalamang. Hindi ganun ang Diyos. Mahal niya kasi tayo. Gusto niya na tayong matutong magmahal. Back, no? Kasi wala naman siyang kailangan sa atin eh. Kung ano lang, kung karnal na usapan. Pero of course, gusto niyang mahalin natin siya, paglingkod na natin siya. Hindi ka man maglingkod, dalo ka din. Okay, so ganyan po yan. Kaya naaral natin lagi dito yan. Pag tinitingnan ko yung mga kabataan, matutunan at matututunan nyo din yan eh. So mas maganda, mas maaga, mas maganda. Maglilingkod na maglilingkod kayo, magmamahal, magmamalasakit. Maganda sa church na ito na yung matutunan nyo. Solid. Hindi yung, di ba kasi kahit sa trabaho, unari yan, sa umpisa, ay masagana. Masagana tawag nyo. Ganado, I mean. Kasi nga, nagpapagitang gilas eh, ganyan eh. Kaya alam natin sa trabaho, syempre, hindi naman masama, pero ang ano lang goal talaga dyan, pera, di ba? So, hindi naman masama, pero ang mas malalim kasi niyan, mas maganda nga yung pagkatrabaho ko, naglilingkod ka out of love. Okay? So, kaya sa church, ang the best na place, matutunan yan. Kasi, kahit alam nyo nandito, hindi ko naman binabayaran kayo para umatin eh. Diba? Minsan nga, pag natuto pa kayo magbigay, kayo pa yung magbibigay. Ba't ganun? Kasi nga, dito natin natutunan, mga dapat nating matutunan na hindi natin basta-basta matutunan sa labas. Okay? Ano na ko lang, pinagkasya ko lang para kay Bad. Yan yung aming first part, 1 Timothy. And then, chapter 1, second part, good conscience. Yan yung nag-focus kami sa, parang ganun pa rin, no? Pag umibig ka, magmahal ka. Pero hindi lang basta conscience. Yung sinasabing conscience kasi alam mo yung ginagawa mong mabuti. Yan yung sabihin nun, di ba? Kahit mga unbeliever, alam mo yung konsensya. Pag sinabi nga ka walang konsensya, ibig sabihin para kang hindi ka nakakaisip ng tama, di ba? Para ka ng baliw or reprobate. Ganun. So, pero hindi lang yun, hindi lang basta conscience, tinukoy natin, pinag-aralan natin dun. Yung dapat talagang good conscience. Maganda yung intention mo. hindi ka basta parang unbeliever lang na kaya gumagawa ka ng matuwid, ayaw mong makulong or something. Hindi ganun. Maganda yung talagang umaapaw sa yung pag-ibig ng Diyos. Yun. Okay. Natapos din namin yun. Anyway, third part naman. Chapter 2. Two parts din. So, of course, nag-focus kami kay si Paul pala is yung dakilang apostol, no? So, marami siya. Masipag siya. So, hindi siya part ng original 12 pero siya ay later. Nagbasa ka rin ng Bible dati, di ba? So, yan si Paul. Napakaganda. Ngayon, nag-ano siya. Nagtuturo siya. Dinidisciple niya si Timothy. Kaya ngayon, habang tinuturoan niya si Timothy or inaaralatan yung sinulat niya kay Timothy, may natututunan din tayo doon kasi ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Kung ano yung ginawa ni Paul kay Timothy, ginagawa ko din ngayon sa inyo. Ginawa din naman sa akin. So, marami kang matutunan eh. Ang ganyang bagay. Kaya nga, bukod sa good conscience, sabi doon, si tinukoy ni Paul yung sarili niya bilang teacher ng faith and verity. Sabihin, hindi lang niya tinuturoan yung tao, manampalataya sa Diyos, isa yun. Pero dapat, may katotohanan. Kasi, again, tayo, alam nyo yan. Dalas natin, binabanatan yung mga false teacher. Bakit, Pastor? Kasi nga, paano malalaman totoo kung di mo titirahin yung mali? Ganyan, opposite side of the coin yan, sabi nga nila. Paano maintindihan ng gusto yung katotohanan, i-contrast mo sa kamalian. And of course, marami tayong example ng kamalian, hindi gamitin natin. So, karamihan ng mga kulto, ganyan, mga false teacher, o yung mga tunay din, kaso mahina. So, kinukontas natin yan. Nakita natin doon sa chapter 2A, is yun nga, dapat tayo maying ganun din. So, si Paul kasi ay nagtuturo ng pananampalataya at katotohanan. So, ganun tayo dapat. Medyo nag-focus tayo sa katotohanan, so, very basic yun. Pero sa panahon natin ngayon, daming kalokohan. Kaya, ganun tayo. Every time na nag-aaral tayo ng sarili ng Diyos, kahit sa personal reading nyo, mag-aaral nyo, personal yung buhay yan, isik nyo yung katotohanan. Amen? And then, yung second part naman,
chapter 2, medyo nag-focus sa mga babae. Alam niyo yan? So, importante ito. So, damay na yung lalaki doon kasi inaalam natin kung saan ilulugan yung sarili natin. So, nag-focus na tayo sa babae doon, especially sila yung dapat. Lalo sa church, hindi sila pwede pastora, di ba? Alam mo yung mga pastora. Yun pala, pag minakita mo ng pastora, against na agad sa Bible yun. So, pero makakapal pa mukha niya mga yan. Hindi ko pa sabihin. Ano. Pero malino sa Bible, nakita natin, maganda po yung mga babae, ilagay nila yung sarili nila sa tama. So, ganun din yung lalaki. Kung paano mo ilalagay sa place nila kung ikaw, either mahina ka, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, or what. Di ba? Tapos, kung sa, susunod ka na lang sa philosophy ng sanlibutan, hindi mo gagawin yung tinuturo dito. Kasi nga, sabi mo, ay, bakit, ano, dapat equal. Parang sinabi mo, di equal ang Diyos, di ba? Hindi, equal yun. Tamang lugar, yung lalaki, nasa tamang lugar yung babae, nasa tamang lugar din. So, kaya, inaral din natin yun, no? Kahit sa bahay, ganun din naman. So, kaya hindi dapat iba sa atin yun. Iba lang yan sa mga panahon natin ngayon, mga tao ngayon. Kasi nga, hindi sila natutuwa ng salita ng Diyos, and therefore, sila rin napahamak. Yung mga babaeng, gusto ko yung meme na ano eh. Ang video, sabi mo. Tingnan natin itong independent woman na to. Kasi, ano siya, mag-isa lang siya. Ano. Career woman, alam mo na. Maganda naman. Kaso, hirap na hirap siya. Pabira, pati tubig lang, hirap na hirap siya. Kaya kung may lalaki ka sa buhay, hindi mo kailangan gawin yung mga ganong bagay, di ba? Kasi yung mga kaya mong gawin, gagawin mo. Yung lalaki, gagawin yung sarili niyang gawain. So, yun lang. And then, last week, ano naman sa tayo nag-focus sa qualifications of the pastor and the deacon. So, ang title po natin doon is Desire a Good Work. Itong first part na to. Kaya, binabalikan natin para later maintindihan natin yung mga sinabi sa latter part, no? So, napag-usapan yung mga pastor at saka deacon sa tunay na church, sa independent churches, sa Bible, which yun lang naman ang tamang church. Okay? So, bakit yung mga Catholic may priest, bishop, archbishop, pope, cardinal muna, bago pope? Ba't mga ganun? Nasa Bible ba yun? Baliktad nga yung pag sinabing pope, papa, father yun. Okay, naaral ko yung Greek. Sabi nung ano, ang father talaga sa kanila, papas. Ganun. Yung priest pala, sorry. Anyway, mali yun. So, sabi ni Jesus kasi, call no man your father in the earth. Diba? So, yung tatay mo, pwede mong tawag kasi biological tatay mo yan eh. Pero pag religious leader, pinagbawal, specifically ni Jesus mismo nagsabi, no? Na pag religious leader yan, huwag mong tatawaging father, master, ano pa isa? Rabbi. Rabbi. Okay? So, kaya pag meron kayo nakita ang religious ano na ganun, alam mo agad na mali yun. Sinabi ni Jesus. So, sino yun? Catholic, mga Hudyo, saka ano man yan. Meron din ano, sino ba nagtawag ng master sa kanilang ano? Sino? Alam? Mga Mason. Yan. Master of ano, may mga ganun silang ano eh, may mga titles silang anyway. So yan, so napag-aralan po natin last week. Napag-importante nun kasi sabi yung pastor, ba't kaya wala malaman yan eh, ikaw na nakakalam yan eh. Hindi na magpapastor eh. Member kayo ng church eh. Dapat alam nyo yun, okay? So na again ha, binabalik yung lahat, binabagtanawan natin kasi nga para di kay Raven. Pero still, kailangan nyo yun. Para alam nyo yung ating dito, yung ating pamunuan dito, simpleng-simple lang. Okay? Pastor lang, religious leader, pero magkakapatid tayo dito, pero biblical yung may pastor kasi para sa isang flock. Sino yung mangunguna dyan? Hindi lang pwede nga eh. Ngayon, yung ibang objection nilang iba dyan, hindi, dapat parang Soriano. Napaka-hipokrito. Ngayon, magkakapatid lang kaya ang kawag namin kay Soriano. Kapatid na Soriano lang. Eh, kayo, pastor. Nataas niyo. Una, sabi sa Bible din, talagang yung bishop, di ba, overseer nga yan eh. Talaga nag-rule yan. Hindi, sabihin nga, dapat pantay lang. Hindi, sabi, rule. Alam niyo siguro nag-rule, di ba? Pero yun nga, hindi ko naman kayo dito
At sa Bible, hindi naman kayong didiktahan. Ngayon, ikaw, magpagupit ka. Diba? Sinabi ko lang sa iyo, kasi yung maganda, sabi ko, ikaw na mag-iisip para sa sarili mo, diba? Ay, mukhang tama naman yun. Why not? Diba? Ganun, no? Magsimba ka lagi, ha? Pag wala ka, hindi ka nag-tides, napahiya kita, hindi naman tayo ganun, eh. Tinuturo lang sa atin yung tama, kaya dun lang po yung authority ng pastor. Hindi ko papakilam yung pamilya nyo, tabaho nyo. Yun ang maganda sa atin. So, pero still, may ruling pa rin in a way na, ano natin, may gusto ko yung gawin dito na ayoko. Sino mo sunod? Diba? Ah, gusto nyo yung rock and roll. Eh, ayoko niyan. Ba't ikaw mo sunod? Eh, syempre, nag-rule nga eh. So, meron din gano'n. Gusto mong Bible, NIV. Pasto, wala tayong banda dito para masaya. So, in that way, pwede mag-veto yung pastor kasi nga siya yung naumuno. Okay? Sana malinaw yon. And then, nakita natin last week, medyo mabigat yung ano sa pastor. Pero, nabanggit din natin, actually, lahat tayo dapat gano'n. Okay? Dapat isa lang asawa, sober, grave, seryoso. Ganun tayo dapat lahat eh. Pero especially sa pastor yun na-expect. Okay? So ngayon naman, actually medyo mas mabigat to, pero bear with me. Ilang verse lang to. 1, 2, 3. Natapusin natin yung pero actually, malaman yan. Okay? Kaya sabi dito sa 13, natapos tayo sa pagbibigay ni Paul kay Timothy ng mga sa instruction sa kanya, mag-ordain ka rin ng mga pastor, mga elder, bishop. So, natapos tayo sa deacon. Ang title natin last time is, ano yan? Desire a good work. Okay, so again ha, supporta kayo sa pastor, okay din yun. Pero, in-emphasize natin, kasi maganda talaga yun. Kung kaya mo rin lang, lalaki ka rin lang, binigyan ka ng Diyos ng anak, na sunod mo to kahit paano, hindi ka naman an addict or something. Diba? Hindi naman ikaw yung tipong nakatatlong babae tapos nakakamagpapasto, diba? So, kung pumasok ka doon, kasi kahit paano, napagandaan mo or inanda ka rin ng Diyos, no? So, yun talaga ang ano natin, maganda magpasto kung kaya. Amen? Kasi maganda yun. Yung dinescribe natin last week, talagang maganda yun. Pero hindi maganda yung hindi ka naman qualify tapos siniksik mo yung sarili mo. Bukod sa babae, kahit minsan lalaki, nakita mo hindi ka papasa doon, pipilit mo pa rin. Okay? So, yun yung pag-aaral last week. So, ngayon naman, pagkatapos sa pagkatapos nun, again, makikita mo dito, sulat lang to kay Timothy. So, yun yung next points dito. Sabi lang dito, these things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. Ibig sabihin lang, sinulat ko yan, gusto ko na pumunta dyan. Kasi may mga inuuto siya kay Timothy. Okay? From chapter 1 hanggang chapter 3. So, ang point lang natin dito sa 14, una, maganda po yung magsulatan tayo. Ibig sabihin, pangit yung di tayo, ano dito, nag-uusap-usap. Men, sino ba dito hindi sumasagot sa chat ko minsan? Christian, yan. Sobrang mahihain mo naman nung ganyan ka lang eh. Si Ray Ray, minsan hindi na ano. Lately, okay. Ano na. Yan, hindi ka naman kayo stove boy. Gusto ko lang ng kachat eh. Parang yung manakikita kong post. Isang heart, isang tanong. Yung mga ganun. Parang walang magawa na talaga eh. So, sasagutin ko ang tanong nyo. Hindi naman kasi pastor, di ba? Pero ito maganda, si Paul, sinusulat niya si Timothy kasi importanteng bagay pag-usapan nila. Amen? Amen. At sabi niya dyan, gusto niya talaga makasama si Timothy pero kailangan minsan mag-isa ka muna, eh, di ba? Si PC, ano, nautusan natin namin. Later, utusan na rin kayo sarili nila, itong mga anak ko. Ngayon, kahit pa paano, nakakabili na yun sa Pure Gold. Di ba? Nakakaluwag kami. Ganun yan. Ngayon, pag ganun, sa pastor na, hindi siya gusto kitang pabayaan pero gusto ko pumunta dyan pero kailangan gawin. Kaya sabi sa 15 itong unang phrase dito, if but if I tarry long. So sabihin gusto niya talaga mapumunta na doon pero hindi mo sigurado eh, lalo sa panahon nila eh. Buti nga sa atin ngayon, chat lang, Bible, ano ba yan, Paul. So kasi ang hirap pag ikaw yung iniwanan, katulad ni Timothy, iniwanan siya doon, siguro alam niya na yung maraming ibang bagay. Pero nakita natin yung mga instructions sa kanya dito, obviously marami pa siyang di alam eh. Di ba?
So gusto niya makasama pero kailangan handa niya na sarili dito mga special mga lalaki, kung ano man 'yan, kahit sa trabaho niyo, sa ministry ganun din. Kailangan matuto kayong magsarili. Pag wala yung supervisor niyo, sinong gagawa ng trabaho? Eh buti nga ngayon pwede nang mag-chat parang katulad ni Timothy, wala. Pray ka na lang, tsaka alalahanin mo anong sinabi niya, no? Matuto kayo ng ganun. Amen? Hindi lahi kayo pinapaalalahanan. 10 beses na sinabi sa inyo, papaalala ka pa ulit. Ano yun? Pero may mga ganun, parang kung absent-minded kasi. So huwag kayong ganun. Amen? Para sa atin lahat yun. So maraming instruction na binibigay sa atin dito, gaya ito si Timothy. Minsan, yung kanyang ano, pinangako ng pupunta doon, di pa makapunta. Yan ang reality ng buhay. Amen? So, dito na tayo. Sa laman. So, bakit daw? So, una, bakit siya inutusan? At yun nga, pinapunta siya kung saan lugar. Isa ito, no? So, sabi, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Tapusin ko lang yung ano, ha? Which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So medyo nag-change focus siya dito, pero ang tinutukoy dito yung church. So, isay natin ha. So, tinukoy dito yung church. Ano daw yung church? Una, ano muna yung church? Ang sabihin ng church ay building ba yan? Ano yun? Mga tao. Okay? Sinabi pong literal ay ibig sabihin ng church dito, congregation. Ito, nagsama-sama tayo. So, tayo ay congregation, mga mananampalataya nagsasama-sama para maglingkod sa Diyos. Ngayon, so ngayon, more on nag-aaral tayo. Paglabas natin dito, i-apply natin yung pinag-aralan natin. Okay? Pwede rin i-apply yung pinag-aralan iba dito, iba sa labas. Pero isa yung binigyan ng pansin dito, no? Hindi lang niya sinabing Church of God, sabi niya, of the living God. So, may emphasis doon. So, alam niyo yung ating 2 Corinthians 6:14-18, di ba? Amen? Ano yung 16? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Sabi kanina, temple of God, living God. Binibigyan emphasis yan kasi nga, alam naman natin yung mga pagano, ano, yung Diyos nila, patay. Yung Diyos nila, pwede mong pitikin. Wala, hindi lalaban. Kasi wala, yung Diyos-Diyosan eh. Ganyan po yung sabihin niyang kaya binibigyan ng emphasis yan. No? Kinokonta sa Diyos-Diyosan. So, ang Diyos na tunay, hindi ganun. Siya ay buhay. Amen? So, anong sabihin nito kasi nga? Tapusin ko muna sa bukod sa church, ito ng living God, buhay na Diyos. Ito daw ay tinukoy na the pillar and ground of the truth. Magandang title to eh. Pero, ang title ko ulit, nabanggit ko kanina? Hindi. Title po nito is, The Mystery of Godliness. Okay? The Mystery of Godliness. Focus tayo mamaya dyan. Pero, ano yung church? Ang samahan, pero yan ay church lang. Hindi basta samahan lang, hindi yung club. Alam niyo yung club ba? Magsama-sama tayo dito kasi pare-pare tayong hilig. Hindi lang ganun. In a way, ito kasi isang pananampalataya pero hindi lang yun. Okay? Again, ito ay the Church of the Living God. So, malalim ang dahilan ng bakit tayo nagsama-sama para sa Diyos. Okay? E sabi dito, the pillar. Ano yung pillar? Poste. Importante ba yung poste? Walang tatayo kung walang poste. So, lahat ng structure, may poste yan. Na maayos, ha? Kahit mahinang poste. Pero, ano yung sabihin yung church ay poste? Hindi lang poste. Ano yung ground? Itong pinaka sahig or pinaka foundation. So, tindi naman nun. Poste na, foundation pa. Nang ano? Nang katotohanan. So, mabigat, di ba? So, alam nyo kasi yung iba po ay... Kaya yung iba dyan, talagang asal tayo kasi pag binababoy yung doktrina, binababoy yung katotohanan, hindi na lang pwedeng claim sa sarili nila to.
Lalo yung mga, yun nga, parang mga club-club lang, na church daw sila, hindi alam kung saan nilang galing, hindi nila yung Bible. So yung church mismo, ha, alam natin ang Panginoon ang katotohanan, pero dito malinaw, yung church ang pillar and ground of the truth. So mabigat. Ganito ang gusto ko sabihin dyan. Huwag mong babaliwalain ang church. Amen? Alam ko, binabaliwala tayo ng iba. At again, yung church yung mga tao. Okay, yung ibang karnal po ng mga tao, pagandahan ng building. Hindi naman inaaral yung salita ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Mali yung focus. Diba? So again, ang focus natin sa tao. So ngayon, kaya ginaganda lang natin yung konting magagandahan natin. Kasi nga, so maganda mag-gather sa magandang lugar. Pero mas importante pa rin yung tao. Kaya ano bang pwede natin makukontas yung tao sa building? For example, yan ito madalas. Yung pastor, nasa pastor yung pressure nito. For example, meron tao dyan. Ano nari? Si Raven, mayaman. Eh, carnal. Ano nari lang, ha? Huwag ka na muna. Si ano na lang. Ano nari? Si DM na lang muna. Ano nari? Si DM ay mayaman. At siya'y nakakontribute sa church. At alam siyempre ng pastor yun. Kaso, carnal. Kunwari, dalawa yung ano, babaero kunwari. Ganyan. Eh, alam ng mga tao. So, hindi ba banata ni pastor yung ano? Si, kasi nga, baka mawala eh. Baka umalis, ma-open. Diba? Ganyan yan, napakadalas. Na-consider siya yung mga pastor. Eh, dapat nga, hindi mo na iniisip yun eh. So, ano nangyari doon? Mas importante yung tao at or yung church. Kasi, mag nawala to, walang magbibigay ng malaki. Example natin, eh paano yung church? Eh paano? Sino, baka mawala yung aircon kasi wala magbabayad. Diba? Eh kung binabayaran pa yung church, nako, baka ma-elite. Diba? Kaya ngayon, gagawin ng karnal na pastor, mas importante yung lugar. Diba? Sa tao, baliktad. Dapat tayo, whatever, kung anong pagkatiwala sa atin ng Panginoon na lugar, kasi nga, hindi na yung importante sa atin, ang importante yung tao. So, i-correct natin yung dapat i-correct para sa kanya rin, para hindi siya may karnalan patuloy, at para sa ibang tao na hindi maritison sa kanya. Yun yung sasabi ko na mas importante nasa utak natin, sa pastor especially, at lahat sa ating lahat. Ganun din kayo, kung may nakikita kayong mali dito, sabihin nyo, okay, sa pastor muna, kung hindi nyo alam kung paano i-deal yan. Kasi importante sa atin yung church. Amen? Amen. Yun ang sinasabi doon, pillar and ground of the truth. So, ganun din naman. Hindi lang yung pastor, eh, di ba? Yung church, eh, sabihin, lahat kayo. So, for example naman, ganito, kung may napansin si Christian naman, pastor, bakit hindi tayo nag-soul winning? Parang may mali kang tinuro, pastor. Hoy, member ka lang. Eh, kasong party siya ng church, eh. So, sabihin, meron kayong boses. Amen? Amen. Lalo pag alam niyo yung tama naman. So though yung pastor nga pinaka mag-rule, pero still, may say kayo. Yun yung gusto ko sabihin. Amen? Kasi yung pillar of the ground of the truth dyan, hindi lang si pastor eh. Yung church. Okay? So ano pang bagay? For example naman, ay, yun nga, pag ang marami sa church, kasi hindi naman talagang pare-pareho ng level of maturity. Pero imagine yung church na karamihan karnal, konti lang yung mature, mahina yung church, di ba? Mahina sa, pag-usapan natin yung katotohanan. So ngayon, pag bumasok yung maling turo, kailan ba pumapasok yan? Katulad yung, bagong member si Rapi naman. Hindi, ganun din, mayaman. Example lang, ha? Eh, may ibang turo. Pasto, bakit puro King James tayo? Pwede naman, may bagong labas ngayon. ESB, sikat na sikat to ngayon. Pasto, try natin to. Okay? Ngayon, kung yung church ay mahina sa katotohanan, madaling matangay. Ngayon, unahin naman, si pastor, madaling matangay, pero lahat naman kayo strong, for example. Okay, balik tayo natin yung sample, ha? So, si Rapi ay dala yung ASB, si pastor ay medyo nangihina na, pero yung ibang mga tao, naturuan na ng matagal. Pastor, isa lang ang Bible, yung tama, isa lang. Okay? Ngayon, ano mangyayari dito kay, may co-correct agad. Kasi strong yung church. Naintindihan niyo ba yun? So, ganun po yan, ha? Nagkaka-influensyaan tayo sa mabuti o masama. Obviously, dapat
sa katotohanan. So pag malakas ang church, hindi basta-basta papasok ang false doctrine at mga kamunduan. Yun ang sabihin nito. Okay, kaya napaganda niya. So matibay ang church pag alam natin salita ng Diyos. At yung church mismo, representative ng katotohanan. Doon dito yung katotohanan, ibinubuhay nyo, binabasa nyo. Minemeditate nyo. So tayo na ngayon yung parang puwersa na ginagamit ng Diyos dito sa libutan na to para may pangaral yung katotohanan. So naiintindihan? So pillar, importante, ground, sino yun? Tayo. Okay? So primarily si pastor kasi nga, pero magkaturuan na kayo, lahat na tayo. Okay, so sana nakuha nyo yun. So balik tayo sa umpisa. Ano sinasabi ni Paul kay Timothy? Okay, so naiintindihan natin yung church ay a congregation na para sa Panginoon, na buhay. At naibutati yung katotohanan dito. So anong dapat mong gawin? Bilang pastor, si Timothy kasi pastor eh. Or batang pastor. Or pwedeng i-ano natin sa lahat sa atin. Anong dapat kung yung church ay ground and pillar of the... Ano dapat tayo? Paano tayo mag... behave. Pag sinabing ought, dapat. Pag sinabing behave, alam nyo, bata pa kayo eh. Bata pa kayo sinasabi, oh, behave. Ano yung sabihin ng behave ngayon? Kung paano ka, kumilos, mag-isip, kung ano man niya, magsalita, at gawin yung dapat mong gawin, at hindi dapat gawin yung hindi mo dapat gawin. Yung sabihin behavior, di ba? Yung nakikita sa'yo, actions mo, yan. So kasi sabi dito ni Paul, balik tayo sa kaninang ano ha, yun nga, iniiwanan si ni Paul, para matuto daw siya, no, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Ibig sabihin, obviously may mga instruction na si Paul kay Timothy, ito yung gagawin mo, dapat magpakabanal ka, magbasa ka, magpray ka, huwag ka makipag-away na walang kwenta-kwenta. Lahat yung sinabi yun eh. So pero pag nag-isa ka na, matututo at matututo ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo lagi kasi nga, ako bilang pastor nyo ngayon, dati hindi naman ako pastor. So ano ba ako dati? Di member. So pero minsan nag-iisip ako, minsan kasi pag hindi ka pastor, pinapagpa-pastor mo na yun. So, bahala na si pastor dyan, di ba? Kasama, may magulo dito, may post-teaching dito, bahala si pastor dyan. Pero pag ikaw yung naiiwan mag-isa, for example nga, kunwari, si... sino man yan? Si Brother Jim kasi marunong na rin kahit paano, di ba? So bahala na siya ng pastor, dyan ka lang. O dapat alam niyan, doon na siya matututo. Ganon din kayo. Later, darating sa panahon na kayo-kayo lang, okay? Hindi naman lagi kayong pinagsusubaybayan. Pag kayo-kayo na lang, matuto ka rin, okay? So medyo generic yan. So ano yung mga behavior na ina-expect sa atin bilang mga Kristiyano at lalo nagmamature, nag-lead? Ano yan? Siyempre, sa katotohanan ka lagi, huwag sinungaling. Baka itong mga maliliit nating bata, narinig nyo lagi, alam nyo na yung dapat nyong gawin. Magkasinungaling. Ay, pwede mo, pag tayo-tayo lang. Okay lang, tama ba yun? Pag kayo-kayo lang, pwede kayong magsinungaling. Hindi naman malalaman eh. Mali. Okay? Kahit sa lahat ng lugar, lalo sa church, yun yung sabi dito. Lalo dapat takot ka. Okay? Kaya nga ako, minsan nasara ko sa mga lalakas ng loob, di ba? Sa church mismo, sinungaling. Sa church mismo, kinamusta ka. Minsan sa pastor nga, minsan wala pang takot eh. Malala yun. Pero kahit hindi sa pastor, kahit lang si kapatid, tinanong ka. Eh si pastor, pag si pastor nagtanong, hindi ako maging sinungaling. Eh pag yung isa, maging sinungaling ka. Ganon din yun eh. Kasi mamaya, tatanungin ko din yun. Ano mangyari sa atin? Kaya yung behavior natin, dapat sa church, mahiya tayong kasala, basically, or especially sa katotohanan, magsinungaling. Kasi yung church yan, yan mismo yung ginagamit nga ng Diyos sa'yo at sa bawat isa sa atin na para tayo mapalalahanan, huwag ka sinungaling, okay? And hindi lang sinungaling, obviously, pero yun yung focus dito kasi nabanggit yung pillar and ground of the truth. So, nagkaintindihan ba tayo? So, huwag yung, ay, bata lang naman to eh. Eh, minsan yung bata magaling, magusumbong yan. Pastor, nakita ko si ano, may kasamang ganyan. Oh. 'Di ba? Oh. O kaya nagisigarilyo daw po si ganyan. Ito panailaro daw. Kaya napansin niyo ganun ako eh. Minatanong ko dito, ganyan ganyan. So may nalalaman ako about you. O sana inexpect ko syempre, 'yung talaga nagkamali, umamin na lang, 'wag nang pagpatuloy. Amen.
kasalanan na, magpatuloy sa kasalanan. Kaya yan po yan. Kaya yung dynamics ng church, parang katawan nga yan. Pag sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Okay, parang dami niyang may sakit ngayon, di ba? Nahirapan tuloy si Christian. At least, natuto siya. Hala ko, kung papakanta, kung ako lahat eh. Okay, so sana malinaw. Napaganda nito eh. Actually, itong verse na to. Pillar of God of the Truth. Laging binabanggit yan parang di bastusin yung church. Amen? Doon yung ba niya, binabastos nga yung church kasi hindi naman sila mga ligtas. Lalo pag ngayon, nakita siyang maliit naman yung church nyo. Iba niya, ang tingin agad dyan, wala, mababa. Hindi nila alam, aral tayo. Amen? Kaya kayo, puro ganyan, aral tayo. Kung napansin nyo rin, nung medyo dumabi-tabi tayo ng konti, napansin nyo na may mga changes dati, puro soul winning lang kami. So, nung mga dumami yung mga kabataan, kailangan madumi lang tayong church. May mga seminar pa. Kasi nakita ko, kailangan nyo rin yun. Okay naman yung mag-soul winning. Kaso pag nasa labas na tayo, anong gagawin natin? Puro gospel na lang, di ba? Okay naman yun. Balance pa rin naman tayo, di ba? Yung nakita ko, kailangan instruct yan, instruct. Kaya ganun yung importante ang bawat sa atin. Kasi, tayong gagamitin ng Diyos sa libutan na to para tayo ay preach ang katotohanan. Hindi lang po gospel yan, marami pang iba. Okay? Okay, so mga bata, alam nyo yung pag-behave nyo ha, simpleng ano lang yan, simpleng magsunod lang, pag sinabing tumahimik, tahimik. Very basic pa lang yan kasi kung tinasabi ako tumahimik, umupo ka dito, wag dyan. Very basic lang yan, umatin, wag late, maayos ang damit, behavior yun eh. So, matuto kayo sumunod, lalo bata. Yung ano, may mas alam ka pang matindi. Ha? Yan, kaya mga ganyang bata, masanayin mag-ayos ng behavior. Okay? So, yun yung first part na gusto natin aralin dito. Yung verse 15, napakaganda ng church. Eh, dapat maayos ang behavior natin. Okay? Huwag sinungaling, ha? Ay, maging sinungaling yung kay kapatid, kay pastor na lang. Hindi, iwasan ko na lang. Hindi, ganun din. Part ng church yan. Isang body yan. Okay, so dito na tayo sa so medyo, ano, nung ikalahating oras pa tayo, one verse lang. Pwede ba yun? Mabigat to eh. Okay, so, may basa nyo muna bago ako iinom. Ready, go. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world. Believed on in the world. Okay? Kasi, do you believe in Christ or do you believe on Christ? Nagkaiba yun eh. Pero pareho actually dapat believe in tsaka believe on. Pero madalis pa sa pag-believe, parang ano yan eh. Trust nga. On. Dapat. No? So, pwede rin in pero anyway. Medyo English. Ano sabihin? So, okay. So, ang unang big word dito na dapat maintindihan natin, ano yung sabihin ng controversy? Nadala sa atin narinig yan sa bakit? Ito, totoo lang. Ako, yun ang nasa utak ko rin eh. Kasi nung sabi nga sa yung bata ako katulad yung mga yan, wala, TV kami. TV. Puro TV. Ang sinabing controversial, ganyan, ganyan. Ibig sabihin ng controversy, madalas binanggit sa Bible yung controversy. So, hindi yung masama, pero sa modern times, parang ginagawang katatawanan din eh. May controversy. Kung ano yung negative sa isang tao, dun mag-focus. In a way, parang ganun ang controversy. Pero pag sinabing controversy po, parang hindi ka sigurado. Yun ang sabihin dun. Okay? Masama, kaya nga pag sinabing controversy, ang Maharlika fan, alam niyo ba yun? Updated ba kayo? Anong, sabihin ko na sa inyo, Maharlika fan, scam na naman yun ng mga mambabatas. Kung sinabing fan, okay naman yun, i-invest daw yung pera, wala na nga tayong pera. Eh, mangungutang. Loko-loko, di ba? Mangungutang daw tapos i-invest. Loko. Ganyan yan. Yung basta hindi alam. Pero, may controversy doon. Kasi mag-iisa, ano? So, may controversy doon. So, bakit tayo mangungutang para invest? Eh, yung in-invest mo, kikita yun eh. Eh, kaso nangungutang ka eh, babayaran mo rin yun.
Kaya uso po yan sa mga mayaman na. Kaya sila nag-iinvest, sila yung nagpapautang para kikita sila sa inutang. Eh kasi wala naman silang gagawin doon sa pera, kung pera lang andyan eh. So anyway, balik tayo sa controversy. Anong same controversy? Pinag-uusapan yan, di ba? Yan ang madalas namin. Ba't ito pinag-uusapan? Kasi nga, may parang either irregularity or may mga dapat pag-usapan. May controversy. Tingnan ko na nga dito. Para accurate ang ating description. Pero nakita niyo ng konti yan, di ba? Kasi nga, nakapag-usapan yan. Hindi necessarily masama yan. Ibig sabihin lang, controversy. Okay, sabi dito, a discussion marked especially by the expression of opposing view. Yan, okay? So, bakit sila nag-oppose? Nabanggit ko yung example. Sabi, dapat gawin natin to para kumita tayo. Hindi, lalo tayo maulugi. So, may controversy. Iba naman, madalas, pag may kasalanan yan, anong ginawa daw niya? Hindi, tama lang yun. Hindi, ganyan. May controversy. Naintindihan na yung controversy ngayon? Eh, anong sabi na without controversy? Walang duda, wala na dapat pag-usapan dito. Kasi malinaw. Naintindihan niyo yan? Pag may controversy, parang di malinaw, may opposing views. Ano kaya tama? Pag walang controversy, wala nang usapan. Ngayon, ano daw yung walang controversy? Sa pagiging Diyos, no? So anyway, say natin to. Okay natin to. San daw walang controversy? Yung pagiging Diyos. Kaya ang title natin yung Mystery of the Godliness. Anyway, ano yung sabihin ng godliness? Ibig sabihin lang po niya, dito sa context na to, ha? Pagiging Diyos. Okay? Alam ko, naiintindihan ko, ibig sabihin ng isang godly, na isang meaning ng godly, maka-Diyos. Okay? Isa yun, tama naman yun. Pero ang pinag-usapan dito, iba, pagiging Diyos. Naiintindihan nyo? Iyan tayong ibang example. Pag sinabi kong cleanliness, anong pinag-usapan natin? Pagiging malinis. Walang problema kasi hindi natin ginagamit sa computer. Pag yung clean, adjective, malinis. Pag cleanliness, kalinisan. Okay, noun siya. Okay, ano pa ba? Okay, ng example. So, pag sinabing godliness po dito, pagiging Diyos. Ano yung mystery? Ito yung mabigat na word. Ano yung sabi mystery? Kasi ng Catholic tayo, naalala ng Catholic ako. The mystery of... May five mysteries daw, di ba? Si Mary, tama ba yun? Wala. Sinong Catholic dati dito? Sino nag-rosaryo dati? Seven ba yun? Ilan ba yung bid sa ano? You mean? Lima ata lang yun. Oh, tama, seven mysteries ba yun? Uulit-ulit yun, seven times. Isang grupo doon, sampo. Yung nakahiwalay, di ba? Huwag na kayo mag... Gusto ko sabihin dito, parang ginagawa nilang misteryoso yung Diyos, di ba? Ngayon, sinabi nga dito, may mystery naman talaga, kaya gusto ko na sabihin na, makinig. Anong sabihin ng mystery? Ito, ginagamit din ng mga loko-loko to, sabi nyo. May misteryo kang ginagawa, ha? Kababalaghan. So, pero, define ko na nga lang, anong sabihin yan? May tama rin kasi doon, pero may mali, no? Pag sinabi ng mystery, ganito lang. Hindi maintindihan ng lubos. Yun lang yun. Pero sinabi bang wala nakakaintindi? O, depende sa... Kaya, pag sinabi mo yan, mysterious, mystery, yan. Something not understood or beyond understanding. A secret, specialized practice. Eh, ba yan? Okay? Private secret. Actually, pwede rin yung sikreto, hindi naintindihan. Pero hindi sinabing, again, tingnan natin sa context, hindi sinabing hindi naintindihan. Maaaring hindi naintindihan, mga bata, may mga bagay silang hindi naintindihan. So, misteryo sa kanila yon. Okay? Pero hindi sinabing hindi naintindihan lubos. Kasi may, kailan lang, may nakausap ako dyan. Itong mga dispensation, ganyan ang banat niyan eh. Merong mystery na si Paul lang daw nakaalam. Ha? Kasi katulad nito, eto, pakita ko sa inyo yung nasabi nilang ano, mystery unto me. Ano, sino ba sinabi? May pinagkatiwala daw kay Paul lang. Paano, daanan na natin to eh. Yan. How that, Ephesians 3, how that by revelation he made known unto me the mystery.
Ano sabihin nun, no? Kay Paul lang pinaalam. Pwede yun, isa yun sa interpretation, pero pag tinignan mo yung context dito, mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his... Oh, so kita nyo na. Naalala nyo itong discussion natin dito? Ephesians 3. Ganun na ganun yung discussion natin dyan eh. Totoo na may mga bagay na hindi naintindihan ng ibang tao, pero labis-labis na sinasabi ng mga dispensation na kay Paul lang sinabi. So, before Paul, wala nakakaintindi niyan. Eh, paano yung mga propeta? Naintindihan nila ng lubos yun. Tama ba yun? May mga binigay nga kay Daniel na sabi niya, wag mong, ano eh, sabi mo, lock up eh, paano sabi doon? Pinaano muna sa kanya. Kalimutan ko yung term ah. Pero, seal up. Yan, seal up. Pero naintindihan niyo yun. Pero pinaseal lang, ibig sabihin, para hindi maintindihan ng iba. Later pa maintindihan yun. Okay? Parang secret actually yun. Ibig sabihin ng mystery. Secret. Diba? Pero hindi ibig sabihin hindi naintindihan ng iba. Sinabi lang, hindi naintindihan ng iba. Okay? Kaya dito, binanggit niya agad eh. Di naintindihan ba yun ng mga apostol tsaka mga prophet? According to dyan, yes. Okay? So yung gusto sabihin doon, pero balikan natin. Pag sinabi ng mystery, yes, hindi naintindihan ng lubos, hindi sinabi, hindi pinaalam sa ibang, pero hindi ibig sabihin, you will take it to the extreme na walang nakakaintindi, kundi, actually, walang nakakaintindi kahit sino. Hindi sinabing ganun, okay? Ibig sabihin lang, hindi naintindihan. Kaya balik tayo sa kaninang, ano, no? And without, great is the mystery of godliness, ibig sabihin, ano nga bang Diyos? Diba, naalala niyo ating, ewan, naubutan pa ng iba dito, yung meron tayong theology, parang halos proper theology tayo na sa Sunday school eh. Sino ba ang Diyos? Ano ba siya? Diba? Walang nakakilala sa Diyos. Diba? Meron. Pero hindi perfect, obviously. Yan. Ang katotohanan na tayo, pato, nag-umpisa si Raven. Pero kahit paano, kahit unbeliever, merong konting nauunawaan sa Diyos. Diba? At least creator yan. Diba? Banal yan. Hindi yan ay, yung mga ganun, naiintindihan ng mga tao yun. Ngayon, yung mga bata, unti-unti nilang naiintindihan. Nakukuha nyo na yung sabihin ng mystery. So, mystery sa inyo ngayon yun, pero later, pwede mo ngayon. Lagi ko na sabi. So, yung naiintindihan yung mystery. Ano yung mystery of godliness? Yung hindi mga bagay na hindi maintindihan sa pagiging Diyos. Kasi nabanggit niya sa Old Testament daw, wala pa nakakita si Diyos. Paano ba kumilos ang Diyos? Ano mo gusto ng Diyos? Yun ang gusto natin malaman eh. Paano ba nilikha to? Para saan ba to? Okay? Purpose. At saan to patungo? Mga bata, hindi nang intindihan yun, pero habang lumalaki ka, lalo pag natuturuan ka ng katotohanan, unti-unting nagiging malinaw sa'yo yan. Kaya ngayon, hindi natin tatouch yung marami pang mystery, pero ito lang, yung pagiging Diyos lang. Naintindihan ba ni Paul to at inapaintindihan sa kay Timothy at sa iba? Yes. Kaya sabi dito, yes, great is the mystery. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan. Diba? Hindi ko naman maintindihan. Pero sabi dyan, mayroon siyang mga pinaintindi dito. Balik natin yung first part mamaya. Pero sabi dito, God was manifest in the flesh. Okay, dyan lang muna tayo. Ano sabihin ng manifest? Ano yung sabihin po ng manifest? Hindi masyadong ginagamit ngayon yun, no? Pag sinabing manifesto, ano yun? Hindi na tayo familiar. Manifest. Hindi yan maraming peste, ha? According to the dictionary, sabi ito, perceived by the senses, especially by the sense of sight. Ano yung perceived? Perceive. What the mind can perceive, the body can achieve. Narinig yun ba yun? Sinabi perceive, dalawa yan eh. Kahit sa Bible, ang basic kasi na sense natin, ano, especially daw sight, di ba? Lalo pag, katulad nito, kanina pa tayo nag-uusap, naintindihan mo sinasabi ko? Hindi lahat siguro, di ba? Kaya nga may style ng pagsasalita rin eh. Ngayon, even yung mata natin, minsan naloloko, tama? Kaya may tinatawag na
Mga optical illusion. Okay? Ay, nakita ko. Kala ko. Alam nyo ba yung mga optical illusion na the glowing lang, kala mo gumagalaw? Kasi naloloko yung mata mo. Ganun pala yun. Yes, yun, lalo yung mga magic, di ba? Usong-usong sa feed ko yan, ganyan na ganyan. Ako, asal ako dyan kasi una, alam mo nang ginoloko mo yung ano, ba't ka pa tuwang-tuwa? Ginagalingan mo pa, di ba? Anyway, gusto ko lang sabihin doon, minsan, pag isen sa sabihin ng perception, ibig sabihin, dalawa yung pwedeng sa mata. Uy, ano yun, oh? Lalaki yun, kasi lalaki yung magsalita, tsaka maikli yung buhok, lalaki yun. Pero again, pwede kang maloko, di ba? So yung ibig sabihin ng perception is pwedeng naunawaan mo, naintindihan mo kasi nakita mo, or pwede naman, madalas ginagamit ito sa pangunawa din, sa utak lang. Okay, perceive. Eh sabi dito, recognize through the senses. So again, madalas sa kita. Ano kaya ito ngayon? Pag hindi mo maintindihan ng gusto, minsan nahawakan mo pa, di ba? Kaya yung mga bata, lalo yung mga talagang bata, ano ginagawa niya? Minsan, lahat ng bagay, hawakan na, angat-ngatin pa. Kasi ang sensitive talaga sa kanila ito eh. Mga bata, pagkain ba ito? Yan, di ba? Balik tayo sa... Tingnan pa ko dito sa aking ano eh. Walang back. Sana tayo? Godliness. Manifest, di ba? Yung recent niya, nakaano. Yan. So, perceive, naintindihan, or nakita. Nalaman mo, ah, ano pala to? Bakal pala to. Kala ko, kahoy. Kasi kulay kahoy eh. So, pag na-perceive mo, naintindihan mo, or nakita mo. Ano yung manifest ngayon? Pinapakita ng gusto. Okay? Perceive by the senses, especially by the sense of light. Or pag sabi ito, ang other word natin dito, pahalata. Yan. Diba? Pag sinabi manifest, may mga bagay na hindi madaling, ano ba to? Kahoy ba to? Pag minamanifest mo, pinakita mo, either pinadama mo, para maintindihan, ah, yun pala yun. Okay? Manifest. Okay? So, madalas yan actually, sa Tagalog, pag tinignan yung Bible nyo, sa Tagalog ng salin, madalas yan pinakita, ganun lang yan, di ba? Pinakita, manifest. Pero ang mas malalim, nahayag yan. Or pwedeng pinaunawa, pwede rin ganun. No? Tama yung pinahayag. Uy, pinakita ng maayos. Or pinakita ng malinaw, yan. Balik! Manifest in the flesh. Anong sabihin nun? Sinong tinatawag? Sabihin ko na sa inyo, si Jesus yan, ha? Okay, ulitin ko, ha? Manifest in the flesh, justified in the spirit, seed of angels, preached to the Gentiles, believe on in the world, receive up to glory. Sino ba yung receive up to glory? Si Jesus. So, isa-isa natin. So, bakit sinasabing siya ay, una, siya ay Diyos, di ba? Malinaw. Alam niyo ba itong verse na to ay tinitira ng mga modern translation? Nabanggit ko tayo sin sa, yung kung naalala yung pang nabutan yung King James Seminar. Isa to. Kasi nangyari dito sa verse na to sa NIV, sa halip na God was manifest in the flesh, alam niyo yung nilagay nila, He was manifest in the flesh. Magkaiba ba yung He sa God? O syempre sa spelling lang, tsaka sa, ngayon si God, He rin siya. Pero ang He, hindi laging God. Kaya malinaw dapat, ano ba yung God ba yun? Theos? O nakalimutan ko yung He sa Greek. But anyway, either one of the two. So dito malinaw na sabi sa King James, God yan. So ngayon, si Jesus ba ay Diyos? O bukod sa marami natin na pag-aralan, isa to sa mga very strong na si Jesus ay Diyos. Okay? At ba't may manifest in the flesh? Kasi ginawa siyang laman. Okay? Kaya ngayon, nakipag-communicate ng gusto ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Again, naano natin sa theology yan, tatlong klase daw nakipag-usap, di ba, ang Diyos sa tao? Ano yung pinakamalinaw? Alala niyo po yan? Theology. Paano? Nagpakilala ang Diyos sa tao? Tatlong bagay. Una sa Psalms 19. Sa creation. Ano, sigurado may Diyos kasi hindi naman kaya gawin ng tao yung bundok eh. May Diyos na naglikha, di ba? Creation, sun, ganyan. Number 2, ano yung isa? Alala nyo pa yun? S. Through the scriptures. Kasi ito, pag binasa mo, ay may kilala mo talaga yung Diyos, di ba? And then through the sun.
Okay, tandaan nyo yung tatlong yun. Creation, Scripture, and then Son. So yan, so ngayon naintindihan natin ang Diyos kasi nung ang Diyos ay nagkatawang tao, magkilala mo lang si Jesus, anong ginawa niya, paano siya kumilos, magsalita, yun ang Diyos. Makatotohanan, walang kasinungalingan, pero matapang pagkailangan. Ganyan ang Diyos. Okay. God was manifest in the flesh. Balikan natin yung first part. Pero dito pa lang, ibig sabihin malinaw na si Jesus ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao. Lalo siya ay nakilala ng tao. Nung siya ay nagkatawang tao. Okay? Justified in the Spirit. Ano sabihin naman nun? Sinabing justified, isa yung mga meaning yan, pinagawang banal, di ba? Ginawang banal or pinaging banal. Okay? Pag ang tao yun, eh kaso ang Diyos, wala na siyang ibabanal, banal na siya. So, ano yung sabihin nung justified in the flesh, in the spirit? Ganito po yan. Pag sinabi, again ha, pag tao, kunwari, ito yung madalas example, kunwari, si DM, pumatay ng tao. Ay, masama yun, di ba? Kasi nung inaalam mo, ba't nga ba niya pinatay ng tao? Yung pala, nang himasok pala sa bahay niya, may dalang baril, may pamilya siya, may anak siya, kaya niya pinatay ng tao. Ngayon, tanong, si DM ba ay criminal? Hindi na, di ba? Dahil according to the batas ng Diyos at ng tao, may karapatan ang depensa ng sarili mo. So nakita niyo yun? So ngayon, na-justify si DM. Intindihan niyo yun? Nung na-explain, ganun pala yun, justified na siya ngayon. Hindi siya criminal kasi nalaman natin yung mga katotohanan na yun na siya, kaya niya pala ginawa yun, may dahilan. So sabihin niya yun nun, ganito po yun. Hindi siya pinaging banal kasi banal na siya. Sabihin, justified in the spirit. Ngayon yung mga tao ngayon, paano tayo makikilala si Kristo pala ay banal at dapat sambahin? Paano? Nung hindi ka pa tinuturuan, hindi mo nga alam. Baka sabihin, eh, ba't tayo sambah si Jesus? Eh, ano naman? Bakit? Siya kaya sambahin. Eh, si Muhammad, eh, religious leader din naman. Si Buddha, religious leader naman. Pero pag naintindihan mo si Jesus pala ay Diyos, nagkatawang tao, na matay para sa kasalanan mo, hindi basta-basta yun. Eh, paano na pinareveal ng Diyos sa'yo yun? Sa pamagitan lang ba ng carnal na paraan? Hindi. Through the Spirit. Yun ang ibig sabihin. Kaya si Jesus, bukod ay manifest in the flesh, is justified in the Spirit. Hindi ba sa naintindihan yun sa pag-explain lang. Kumilos ang banal na spirito sa iyo. Okay? Yun yung isabihin nun. Sin of angels, ito yung hindi mahirap intindihan. Sin of angels, kasi lahat naman nakikita ng angels. Pero isabihin lang po niyan, kung alam niyo naman yung nangyari kay Jesus, may mga time na siya, yung angels ay nagmi-minister sa kanya, but especially na resurrection niya, sino ba yung andun? Mga angels. Okay? Hindi ko napapatagalin yun. Yun na yun eh. Bukod sa 9 minutes na lang tayo. Preach unto the Gentiles. Eh, sa mga Hudyo, hindi ba siya preach? Yes. Pero bakit in-specify na Gentiles? Kasi nga, nung una, ay ang utak talaga nila, mga Hudyo lang, di ba? Pangaral mo, salita ng Diyos, sa mga people of God. Totoo yun, pero sinabi ni sa Bible para sa lahat ng gospel. Kaya in-emphasize dito na siya, ang totoong Diyos at Kristo, preach hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Gentil. Yun ang emphasis dyan, okay? So, dakila yung kasi, yung iba hindi bahala na yung mga yan. Bahala sila maligaw. Hindi. Ang Diyos ay, si Jesus especially, ang Kristo, ay preach sa mga Gentil. Okay, so, ang logical outworking nun, yung sabihin nun, dapat maggalak tayo. Masaya yun. Good news yun. Kasi hindi lang siya namili ng kung sinong tao, lahat siya preach. Okay? Preach siya sa lahat ng tao. Kahit sa mga Gentiles. Again, kailangan nilang manampalataya, hindi lahat manampalataya. Pero at least, na-preach siya sa mga Gentile. And then, believe on in the world. So again, hindi lahat manampalataya. Pero at least, may lahat may chance. Di ba? Eh, pastor, mga reprobate. Eh, naging reprobate sila. Ayun. Exemption na yun. Pero karamihan yan, automatic yan, bata yan, lumaki yan, hindi pa anak ng demonyo. At least, si Jesus ay pinaniwalaan. Ibig sabihin, may chance ka rin maniwala. Kasi ganun lang rin paniniwala. I-preach sa'yo, nasa sa'yo na kung maniniwala ka. So, malaking bagay yun para sa atin at para sa Panginoon na siya ay pinaniwalaan. Kasi alam natin, ganito yan, ha? Isa sa mga sinasabi natin ni Pastor dito na fear daw niya. Kasi bilang preacher, ganito po yan. Ang hirap nung mag-preach ka, hindi ka paniniwalaan, di ba? Isa yan eh, fear mo yan. Kasi paano yun? Eh, pag lalo, pag naranasan mo yung ganyan, di ba?
either hindi ka pa marunong kasi magsalita or hindi pala pinagsasabi mo talaga. So ayaw mo nun. Diba? Kahit sino ayaw sa atin. No? Pero kaya kamangha-mangha na binanggit dito, isa sa mga nangyari kay Jesus, pinaniwalaan siya. Kahit minsan parang nakakamangha, anak ng Diyos, mayroon mga ganun. Still, reality kay Jesus, siya ay pinaniwalaan. Again, di sinabing pinaniwala lahat ha. Kasi ang katotohanan po, kahit nga ang katotohanan, hindi paniwalaan mo, katotohanan pa rin eh, di ba? Pero salamat, siya ay pinaniwalaan. So sana na-explain ko yung gusto. And then, madali na yung receive up into glory. So alam natin yan, maliwanag, si Jesus ay namatay, nilibing, nabuhay magmuli, tapos hindi siya na natili sa earth, no? Siya ay receive up into glory, nag-ascend siya. Okay, may preaching na tayo dyan. Ascension, enter, ano yung title nun? Enter to heaven itself. Okay? Dakilang bagay. So, wrap up natin. Verse 16 lang. Ano yung sabihin yung without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in spirits, in of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive on. So, sinama po yung nangyaring katotohanan kay Jesus. Lahat ito nangyari sa kanya eh. So, anong sabihin yung bandang pagka yung umpisa dyan? Ito pala yung mystery of godliness. Kasi nga, ang hirap intindihin na nung una, ang Diyos di nakikita, nagpakita. Ang Diyos ay, yung iba hindi naiiniwala sa kanya, kaya pilitin natin. Di ba? Ibang ganun eh. Ibang religion na ganun eh. Hindi sila naniniwala, hindi naman talaga naniniwala sa atin to, pilitin natin. O sige po, naniniwala, parang sa ano daw, Korea. North Korea, alam niyo ba yun? Nangyari doon. Pag may umiyak doon, nari, parang every year ata, iniiyak nila yung mga emperor na ang tingin nila Diyos. Maniwala ba kayo sa hindi? Salamat, wala tayo doon, di ba? Pero ganun yun. Iyak! Iyak yun, inaalala namin yung Diyos namin. I'm sure may iba doon din iniwala. Pero bakit sila pinipilit? Kasi nga, hindi totoo, alam nilang hindi totoo, pinipilit lang sila. Kaya mukha silang tanga, di ba? Pero ang maganda dito, nasa na ba ako? Nawala ako dun ha, pero... Sinakalala. Yung... Ayan. So, yun, si Jesus specially, no? So, si Jesus ay Diyos, ang hirap paniwalaan. Pero, pinaniwalaan pa rin. At, hindi tayo pinipilit. Yun ang gusto kong sabihin, no? Hindi tayo pinilit. At kaya nga po ito, mga bata pa iba dito, ako ay, siyempre, patotoo ko. Siyempre, anong ako yung na-save. And then, nagpatuloy. Wala na milit sa akin nun. At ganun ang Christianity lagi. Wala tayo pinipilit, unlike mga Muslim, di ba? Papatayin sila pag din. Ibig sabihin, alam mo na ganda peke eh. Kasi pinipilit. Ngayon, ang tao, pag nanampalataya, naniwala na ito, hindi mo kailangan pilitin, eh, ba't ang sumusunod pa rin? Eh, kasi naniniwala nga eh. Yun ang sabihin nun eh. Okay? Yun ang maganda dito. Ngayon, gusto ko sabihin kasi ganito. Especially within the Trinity. Okay? Ito yung isa sa mga malakas na verse kasi, ibig sabihin dito, ang Diyos talaga, ay hindi nakikita, pero ito, nagpakita. Ibig sabihin nga, si Jesus to. Yung isang Diyos na hindi nagpapakita, yun yung Ama na nasa langit. Yung isa pa yung Espiritu. Hindi nagpapakita yun. Sino yung nakitang Diyos? Eh, di si Jesus. Okay, nakasunod pa ba? So, itatap up ko lang to, ha? At malinaw na malinaw si Jesus po to. Again, siya yung pinakita sa laman, nagkataong tao, justified in the Spirit, hindi siya basta pinaniwala, hindi pinilit, pero dahil sa Espiritu ng Diyos, pinaniwalaan siya. At, especially nung ini-explain ni Paul din yan sa Romans, di ba? Inisa-isa niya yung pinangako sa atin ng Kristo ngayon, hindi naniwala iba, pero iba naniwala. Inisa-isa niya yung mga references sa Old Testament. And the Old Testament pala, ganun na ang sinasabi ng Diyos, darating ang Kristo, mamatay para sa atin. Ba't ngayon, hindi kayo naniwala? Okay? Especially mga Udyo. Then, sin of angels, priest, unto the Gentiles, believe on the world, receive up to glory. So, malinaw yan. Ngayon, balik tayo sa pinaka-start and without controversy daw. Yun ang maganda dito eh. Ibig sabihin, totoo ba talaga yan? Ngayon, kung ganun pa tayo, baguhan pa lang tayo kasi okay lang yan, pag-aralan mo. Naintindihan niyo ba yun? Hindi kayo pipili. Never! Never kayo pa, lalo pag soul winning pa kayo, edi ibang tao yung, di ba, bagong-bagong tao, hindi mo kilala, bagong acquaintance. Tapos paniniwalaan mo dito. Eh, paano yan?
Kaya ngayon, kaya natin ginagawa yun ang pilitan kasi kung meron kang medyo hindi pa naiintindihan, ang pangit naman na pipilitin ko. Tapi, solvein mo yun. Di ba? Kung hindi pa kompleto yung tiwala mo sa Diyos at pangunahan sa Diyos. So, hindi kita pipilitin. Ayun. So, ngayon, anyway, dinedeclare sa atin ng salita ng Diyos at again, sa mga matagal naman na napalataya, talagang solid na yung understanding at pangunawa nila dito, eh wala na controversy yan. Okay? Hindi yan something na basta parang tama ata yung iglesia ni Manalo eh, kasi eh, tao si Jesus eh. Diba? Tao lang siya eh. Baka naman may duda tayo na baka talagang tao lang. Wala! Yung sabi ito. Walang duda, walang controversy. Amen? Amen. Ngayon, again, sa mga bata, alam mo na, nag-umpisa ka pa lang, eh lahat naman ng bagay ay inaaral. Okay? And ayoko rin na mag-pretend kayo dito. Amen? Amen, amen daw, amen daw. O sige, paniwalaan ko na lang yun. Ano, kasi hindi ko naintindihan eh. Wag. Alamin mo. Hayaan mo, kung hindi ka naintindihan, pwedeng magtanong. Never kung gagawin sa'yo yung pilitin isang bagay na hindi mo naintindihan. Kasi una yan, mag-umpisa sa una, pangunawa, at saka ka mananampalataya. Hindi ka pwedeng i-bypass yun. Again, pag alam niya, pag nag-soluining tayo, talagang explain natin yan, lahat. Basta mag-pray ka na lang, basta maligtas. Ang tagal naman maligtas eh. Kailangan nga ito eh. Diba, bago ka mananampalataya, naintindihan mo. Kung di mo naintindihan, hindi ka nanampalataya noon. Kasi pag pananampalataya, may basis. Alam mo yung basis, di ba? May pinanggalingan ka. May sinabi sa'yo. Eh kung may sinabi nga sa'yo, hindi mo naintindihan. Di ba? Putol yun. Ito yung sinabi sa'yo. Ito yung pangunawa mo. Dito, naputol. Hindi mo naintindihan. Tatanggapin. Anong tinanggap mo? Basically, wala. Okay? Sana naintindihan nyo. Sinigsik lang natin dito na mabilis lang. Pero tatlong verse lang to eh. Pero yung maganda din sa atin, nakarecord naman yan. Okay, and may mga pagkakataon pa na pwede nating balik-balik din yan. Walang problema doon. Pero ako po ay resolve, no? Yan yung term natin, resolve. Hindi ka pinilit, pero after how many years, maraming paliwanag, sari-saring klaseng paliwanag, lahat ng angulo, pinaliwanag na sa'yo, pati experiences mo, tumuturo sa katotohanan. Yung mystery, okay, wala na mystery. Naintindihan, pininiwalaan ko na. Okay? So, sorry, hindi laging ganito kalalim, ha? Pero, ganun talaga, amen. So, sana ay, ang title ulit natin, The Mystery of Godliness. At laging example yan, lalo yung Trinity. Yan ang sabihin lagi, hindi yung malabos na mainiwaan yun. Pwede naman. Ang dalas example ng mga... Sorry, tatagal ng konti ha. Pero yun daw, di mo labos na maintindihan yan. Of course, Diyos yun eh. Ano bang mga komplikadong bagay? Integral calculus. Ang hirap niya. Pero pwede pa rin, di ba? Mag na-practice, pwede pa rin. Eh yung Diyos, yung pinakamataas, pinakomplikado. Pero still, ang maganda sa Diyos, may mga bagay, mga basic ang pwedeng maintindihan. Sa ngayon, o kaya, lumalaki ka, mag nagmamature ka, mas dumadami. Ang importante dito, dapat hindi nababago ha, yung natutunan mo sa basic, hindi ko kontrahin yung natutunan mong advance. Kasi kung bago yung iba na yung tinuturo sa advance, iba yung basic, eh may something strong. Okay? At ang naalala ko tuloy dispensation, sabi nila, salvation is by faith alone. Eh basta paano yung ano, dispensation ng mga Hudyo na? Hindi, dapat dun, ano sila, gumawa na sila sa end times daw, kailangan mong gumawa kasi ang magtiis hanggang sa wakas eh, maling aral yun kasi nagkokonta na yung advanced sa basic. Hindi, ang totoong aral coherent yan, ibig sabihin walang sasabog dyan. Kahit basic to, madaling unawaan yung basic, pero kahit nag-advanced balik kami yung basic, dun pa rin pala yung sinasabi. Okay? Sige, sana ay natuto tayo, especially na in na-inspire tayo na mag-go advance din. Kasi, ganun eh. Lalo sa Bible, may mga malalim talaga, pero may basic din. Okay, so, great is the mystery of godliness, pero still, kayang unawain yan. Amen?
Let's pray, Lord. Maraming salamat at again, sabi niyo po, great is the mystery of godliness. Ang hirap maintindihan ng ibang bagay, but actually, Panginoon, salamat sa inyong kabutihan din. At actually, ito po yung pattern naman na hindi nang bago sa amin. Nung kami mga bata, may mga basic na sinasabi sa amin. Pero the more na nag-increase sa aming knowledge and understanding and wisdom sa isang bagay, actually, ay naiintindihan pa rin namin. At yung mga salamat doon sa mga in-explain sa aming basic understanding, ay nakakatulong yun sa advance, Panginoon. So, nawa, ay hindi kami mag-isawa sa pag-aaral ng salita, Panginoon, especially pag nasasagot ng lubos ang aming mga natanungan. Ito yung nakakadagdag again sa pag-maturity namin. So, I pray na yes, may mystery, Panginoon, pero huwag kaming paloko sa ibang aral, Panginoon, na kesyo gusto nilang maging exclusive, Panginoon, katotohanan sa kanila lang. Unlike ang katotohanan naman ay sabi niya, kaya ang Bible ay nag-reveal. So the more na inaaral namin to, may mga misteryo para sa ibang tao, pero sa amin hindi na ito misteryo. So yun po aming maging mag-inspire sa amin, Panginoon, mag-aral pa ng gusto. Hindi kami ihinto, Panginoon, dahil the more na kami karapat-dapat na sa mga katotohanan na pwede na maaral. Lagi meron kayong i-feed sa aming Panginoon at continuously kami may excited. Walang time na pwede kami maboring at dapat kami maboring kasi nga hindi boring yung salita. Ito po ituloy-tuloy lang. Walang katapusan dito, Lord. But in step of the way, still may application ng aming knowledge. So, ilang po, Lord, at salamat sa inyong masalita again na inaaral namin. Maraming salamat sa aming guest, Panginoon. Siya ka mabaptize daw. I pray na siya ka patuloy. Kayo pong mag-aakay sa kanya, Panginoon. Gabito na lamang kami. Patuloy, Panginoon. Especially, karamihan po yung problema. Mga sakit, Panginoon. Lahat kami lagi may problema. But lalo kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Ganun din, parang knowledge. Hindi mawawala ang minsan ang block sa pangunawa. Pero ganun din, nakakaraos. Later, mas maunawaan na. Ganun din po yung mga problema sa buhay. Ngayon may problema, later mga pagtagumpayan. So, ang cycle na to ay paulit-ulit lang. So, nawa, ang maintindihan namin, matutunan, ay magtiwala sa inyo, Panginoon. At tatawin nyo, Lord, kung anong problema to, pagsubok. Especially, sa buhay, Kristiyano, Panginoon, na meron kami. Ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.